So guys, ito na po yung C200X natin. Papalitan natin siya ng brake pad kasi palitin na. Medyo manipis na yung mga pads niya. Yung kumakapit dito, yung nakaganon. So ito guys, binili ko dun sa Maranding. Nagkakalaga lang siya ng 40 pesos. Ito, 40 pesos. Tapos dalawang piraso yung binili ko kasi dalawa to eh. Magkapareha lang yung sa likod at saka dito sa harapan. So bago yan guys, intro muna tayo. So para ma-access natin yung mismong brake pad niya guys, kailangan natin tanggalin yung tambutso. So yung gagamitin natin guys is itong socket wrench na 10. So tatanggalin natin guys. Pasensya na sa kuko guys, hindi ako naka nail cutter. Bubuksan natin ito guys. Tumalsik guys. So ito guys, nakaangat yung piston niya, itong dalawa. Kailangan mo lang ilubog siya. Ilubog mo siya para magkasya to. Kasi tulad nito,
Pag hindi yan nakalubog, guys, hindi mo makakabit nito. Kasi tatama siya dito. Kaya kailangan mo ilubog. So sa paglubog niyan, gumamit ko lang yung Y. Pasok mo dito, tapos idiin mo pababa. Tingnan mo, guys, yung fluid sa taas. Tingnan mo, guys. So gaganyan siya, guys. Kasi diniin natin eh. Guys, ipantay mo lang siya, guys. Tapos kunin mo yung papalit mong brake pad. So ganito yung pagkabit niyan, guys. Nakaganyan, tapos yung isa paganto. Tapos ibalik natin yung ito niya, guys, yung lock. Dalawa. So gamit yung Allen 5, higpitan lang natin. Sa paghigpit pala nito, guys, kailangan mo idiin talaga para umabot yung thread niya. Kasi may thread to eh. Ito, guys, may thread. So ganyan. So ayan, nabao na. Tapos yung kabila naman. Wala din na yung isa. Mamaya na natin to higpitan, guys, pag nakabit na, para nakapit talaga yung tuwan, para hindi gagalaw-galaw. So magtira ka lang ng maliit na espasyo, guys, para dito sa disc brake nya. So kailangan mong ipabuka ka, ipanganga. So gagamitan ko siya ng flat screw, guys, para pang sungkit mo dito. Kasi yan, tama na yan, guys, sakto na yan. So alisin muna natin to. So babalik na natin, guys, yung caliper. So ayan. Tapos itong dalawang tornilyo, kabit natin. Yung kabila. Tapos higpitan natin ng 12mm. Sakto lang, guys. Sakto lang yung higpit. Tapos itong lock. Tapos pwede mo na siya higpitan dito, guys. Ayan. Yung sakto lang. So dito naman tayo sa taas. Ito tayo sa taas, guys. So kailangan na nating bawasan to, kasi lumilevel na siya dito sa bunganga eh. Kailangan siyang bawasan para magsakto yung mismong takip niya, guys, kasi may guma pa to, ilulubog mo to. Galing natin. So ito yung forma niya, guys. Ganyan dito. Subukan natin kung may matapon ba. Ah, mayroon talaga, guys. So yan, buhusan natin to ng tubig mamaya. Tingnan natin kung naubos ba. Ah, mayroon pa. So yung takip. So yan, guys, yung tornilyo niya. Tapos star screw. Huwag mo lang masyadong higpitan, guys, baka mahirapan ka sa susunod ng pagbukas mo.
So, yun. Pinasan mo yung natapon ng mga fluid, guys, para hindi matanggal yung pintura ng motor natin. Kung pwede, buhusan mo talaga. So, ito guys, susubukan na natin yung kapit natin yung pad. Kung makapit ba. So ganyan lang kadali yung pagkabit ng brake pad ng C200X natin, guys. So don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa susunod na mga video natin. So bye-bye.